Good morning, mga loves. Ayan, andito ako sa condo ni Bastiliam. So, may mga bisita din siya dito sa kabila. I mean, sa sala kasi wedding ng sister niya tomorrow. So, dito muna sila nagstay. So, marami akong housemate for today. Actually, parang may bagyo dito ngayon sa Manila or sa Pinas. Pakita ko sa inyo yung view. Alas 3 pa lang ng hapon, loves. Parang mag-aalas 6 na kung tingnan mo sa labas. Ayan. Ayan yung view condo nila. Ayan lang. Malapit sa SM Santa Mesa. Super. Nakita niyo yung traffic, guys. Grabe yung traffic. Ayan. Dito din, traffic. Welcome to Manila. Tingnan niyo naman yung panahon, oh, grabe ang kulimlim. O, diba? May bagyo ata eh, kasi kahapon din medyo maulan. Ayan, pasok muna tayo kasi medyo maingay. Diba? Kakatapos ko lang maliho, loves, kasi baka may lakad ako ngayon. Madami kasi akong asikasuhin dito sa Pilipinas. Kaya nag-a-adjust na naman ako. Alam niyo yun, adjustment is the key. Pag uuwi talaga ako ng Pinas, lagi ako nag-a-adjust. Weather. So far naman ah, hindi naman ako sinipon. Sana hindi ako sisipunin ulit. Si last time nandito kami ni Franco, sinipon ako, di ba? So magpaganda tayo, love. Si Liam wala dito, may inisikaso siya. Kasi nga, tomorrow is gonna be busy sa kanila. Kasi nga, birthday to lang. Lutang talaga yung ako dahil jet lag ako. Alam nyo ba anong oras ako nakatulog? 6 a.m. na ako natutulog Philippines time. So equivalent, yun yung tulugan ko nung nasa UK ako. So ngayon lang ako nagising. I think mga alas 2 na ako nagising ng hapon. Kasi gising ako ng gising. Wala pa rin ako maayos na tulog. And today, gusto ko sanang magpa-massage, love. Gusto ko talaga magpa-massage. Kaso tingnan naman yung weather, nakaka-depress. Para ako na sa UK ulit. Diyos ko, dahil sinundan ako ng weather sa UK. Ang dami-dami kong gagawin bukas. Basta ang dami-dami kong gagawin dito sa Pilipinas, love. And sasagutin ko yung mga tanong nyo kasi naloka ako sa ibang comment dun sa first vlog. I know it's very unexpected na umuwi ako dito sa Pinas, but may mga rason talaga na unexpected, no? So, yun. Mag-ayos muna ako and then chika tayo while nag-aayos. Mag-i-skincare lang ako. Meron akong pimples dito, dalawa. 1, 2, ito patubo na yung isa. Diba? Skincare muna tayo. Lalagyan ko to ng essence water. Hindi kasi ako nakapag-skincare kagabi, kaya siguro tumubo tong tigyawat na stress siya dahil. Hindi ko alam, love. Alas 3 pa lang ng hapon, pero super kulimlim. Comment down below kung may bagyo ba dito sa Pinas or dito lang ba sa Manila. Kasi naririnig ko, canceled yung mga flight from Cebu, which is, iniisip ko ba kasi, dahil nga may bagyo. Loves, huwag kayong magalit sa mga crew or kahit sa mga grounds crew na cancel yung flight. Kasi alam nyo ba, nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Korean Air na nag-land sa Cebu? Na-aksidente sila, di ba? Buti na lang walang nangyari sa mga pasahero. Lahat naman sila ligtas. But due to bad weather, kaya hindi sila nag-emergency landing sila. So, ayun nga, malaki yung damage and thanks God wala namang nangyari sa mga huwag kayong magalit kung kinancel kasi may rason naman yan before nila in-announce na ika-cancel yung flight. So, better safe than sorry na lang tayo. Tsaka huwag kayong magalit sa mga ground crew kahit sa mga flight attendant. Kasi alam niyo nung nag-cabin crew ako, dami-dami kong naranasan na ganyan. Pag nadidelayed yung flight, sinisisi kami. Feeling namin kung ano na yung kasalanan namin, yung ganyan. Hindi namin kasalanan yung loves. Kailangan din nating maging understanding bakit kinansel yung flight or bakit nade-delay. Para din naman sa kabutihan natin yan. So, ayan.
maging ano tayo, mahinahon, di ba? Piliin natin maging mahinahon. Tapos na ako mag-serum. So, Glow Deep Serum Rice plus Alpha Arbutin. Yan. This is also from Beauty of Joseon. Joseon. So, mga usually mga ginagamit ko is Korean product kasi masiyang ako sa mga Korean products. My ever favorite sunscreen from Cerise na Sunmilk SPF 50. O, diba, kahit hindi maaraw, pero kailangan ko pa rin mag-sunscreen because UV rays is everywhere, loves. So, yan. Gustong-gusto ko tong sunscreen na to. Yun lang, ano. Medyo matapang lang yung scent niya. But nawawala naman siya pag nilalagay na sa mukha. Amoy ano siya, loves. Parang shampoo yung scent niya. But other than that, wala akong masabi sa product nito kasi super ganda. Hindi ako nag-breakout sa sunscreen na to. And ang ganda ng mga ingredients na, which is, tingnan nyo naman ang, oh, diba? Super nag-smooth talaga yung skin ko after maglagay ng mga skincare before ka maglagay ng makeup. Hindi ako maglalagay ng foundation, nag-ano lang ako. Skin tint. Make sure i-massage na para talagang ano siya sa skin. O, diba? Nakita niyo naman ang zoom. Yan yung skin natin. Meron lang tayong anandit. Palabas natin yawat. So, ayan, lamis. Nakaayos na ako. And maya-maya na ako magkulot. So, ganito yung hair ko. After ko a hair dry. Dami kong buhok na nalalagas. Siguro dahil sa, ayun nga, meron nga akong picos, diba? So, nalalagas yung buhok ko talaga. Araw-araw ang daming nalalagas, which is normal naman talaga sa mga tao na nalalagas yung hair. Pero sa akin, super dami talaga. Like, pag white yung sahig, nakikita ko talaga na yung mga buhok ko ay naglalagas. For example, like that. Kita nyo yan, loves? Lagas is real. Kahit nag-shower ako, may nakikita akong buhok ko na nalalagas din. Which is okay naman kasi hindi naman manipis masyado yung hair ko. Ayun. So, madami sa inyo nagtataka bakit ako biglang umalis sa UK. Biglaan. Ang dami-dami sa inyo nag-comment. Hiwalay na ba daw kami? Sino daw si Liam? So, maybe madami sa inyong hindi talaga nakakasubaybay sa amin since the beginning of our journey, nung dating stage pa namin ni Franco, nung time na nagta-travel pa lang kami sa Pinas. So, yung mga solid na labis talaga ay kung nakakilala kayo sa amin ay for sure, kilalang-kilala niyo yung mga tao na malapit sa aking buhay. So, first thing is, yes, unexpected talaga yung decision na pumunta ako dito sa UK. Kasi love, may importante kami inaasikaso ni Franco and I have to be here kasi siya, hindi naman siya basta-basta makaalis sa work niya. Which is ako, bago lang naman ako sa work ko. So, mas pwede akong pumunta dito. So, if pwede lang na nandito din si Franco at the same time, gagawin namin. Kaso nga, hindi pwede kasi nga, importante yung work ni Franco. So, hindi ko muna masyadong specific sa inyo kung ano yung pinaka-importante na inaasikaso ko dito. Basta may mga bagay, hindi lang isa, dalawa, tatlo. May mga bagay kaming inaayos dito sa Philippines, which is para din naman sa aming dalawa ni Franco. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo for now. But, balang araw masasabi ko na ito sa inyo. Pangalawa kasi ang dami nag-comment bakit daw si Liam kasama ko sa hotel. If like what I said, kung kilala niyo ako in the first place ko na subaybay kayo sa vlog ko since the beginning, Liam is like my brother. Para ko na siyang patid, loves. As in, by the way, Liam is gay. So, lalaki yung gusto niya. But yes, para na kami magkapatid ni Liam kahit matulog kami sa isang kwarto o sa isang kama. Kahit na
naglalakad ako sa bahay na nakabarat panty. Actually, pag nagta-travel kami tatlo nila Franco, lagi kong kasama si Liam. Lagi siyang sinasama ni Franco. And sometimes, mag-iisang, magkakaisang hotel lang kaming tatlo, which is ganun kami ka-super close. Hindi namin minamind. Ako talaga hindi ko minamind na katabi ko si Liam sa isang hotel o kwarto. Kasi nga, we're like brother and sister na talaga. Parang kami magkapatid. Actually, super, si Liam talaga yung taong masasabi kong super bait na mapagkakatiwala ang kaibigan. So, don't worry loves, hindi magsiselo si Franco kasi super close din nila. And yung gusto ni Liam is lalaki din. So, wala tayong chance dyan. And talagang, ano no, alam niyo na yung mga issue ngayon sa mga vlogger, Diyos ko dahil, dapat mag-ingat tayo sa mga pinipili natin kaibigan. And actually, yung latest chismis ngayon ko lang din nabasa na nandito ako sa Pinas kasi nung sa UK ako, super busy ko talaga. Which is, trending na trending yung issue, diba? Which is, pero meron ka ding mapupulot na aral sa mga issue nila. So, ayun, ako ayaw ng issue. I'm just, ano lang, low-key na lang tayo, no? Ang importante ay mapasaya namin yung team labis namin. Yun lang naman. Kasi sa amin naman, what you see is what you get. Kasi nga, diba, YouTube is like sharing na sa mga buhay, lifestyle namin ni Franco. And hopefully, maipakita namin tong mga videos namin sa aming mga future anak. Paano kami nag-meet, paano yung lifestyle namin before, na dumating sila sa buhay namin, ganyan. So, yun loves, super ako ha, nung dumating ako dito. Gusto ko na bumalik agad sa UK kasi nagkaka-anxiety ako na wala si Franco. Alam mo yung super sanay talaga ako na magkasama kami sa bahay 24 hours. Andiyan lang siya sa kabilang kwarto. And then, boom, parang, di ba, hindi ko na siya sama ngayon. Which is siguro yung mga LDR na mga labis ko din, naiintindihan mo ako. And may nabasa pa akong comment kung tawag ito, kung na-deport ba daw ako. Love, hindi po ako na-deport. I have a residence visa sa UK. And then, 2024 pa yun ma-expired. And pag ma-expired siya, then they will give me another green card. So, yun, hindi po ako na-deport. Talagang may inasikaso lang kaming importante ni Franco dito na para din naman sa aming issue. So, yun, I hope na nasagot ko yung mga tanong nyo. At alam kong, syempre, na-curious din kayo bakit biglaan, di ba? So, yun na muna yung may i-share ko sa inyo for now. And pag naasikaso ko na yung mga bagay-bagay, i-update ko kayo sa aking journey dito sa Pinas. And hopefully, maayos ko lahat ng mabilisan para makabalik na ako sa asawa ko. Dito kami sa Samgyup. Samgyup ba ito? Samgyup, di ba? Yung Korean love. Ang dami nagtatanong sino ka daw. My name is Liam. Maybe I'm single. And I am Darna. Anong order mo, Darna? Pagod pa yan ha, partita. Alam, fresh mo lagi ito eh. Kasi yung ilaw. Ang ganda lagi ng ilaw. Be, parang gusto ko lagi ilagay sa ano mo, kondo mo. Ayan mo. Ayan love, na-miss ko itong samgyup. Kaya magagalito mo na kayo. Ito ba? Paano ito? Tanggalin ito? Hindi. Hindi ba ito tatanggalin? Hindi, parang yun. Meron ko si papel, akala ko tatanggalin. Ay, pinakad man niya. Syunga! Pinakad ko lang. Meron ka kaya kumatala ka? Miya mapagundan siya sa aksesan. My kimchi love, favorite ko to. Kain tayo ng kimchi. Ha? Ano daw? Walang card? Ayun na tayo.
February yung kinachain. Nakaka-depress minsan kasi after work sarado na yung mall. Dito buti pa dito, alas 10 nagsasarado siya, alas 11. Masarap yung salad nila in fairness. Nakadalawang salad ako. Super busog po. Hindi ko na kayang mag ano pa. Oh, di ba naging pirata ako dito na kanilabs. Super busog ko, na food coma ako. Try ko matulog ng maaga ngayon kasi medyo napagod na yung katawan ko. Kasi nga wala akong maayos na tulog, jet lag pa ako. So ayun lang yung ganap natin today na wala aking mister. Actually, lagi kami magkatawag ni Franco time to time talaga kasi namimiss namin yung isa't isa. So ayun lang loves, tomorrow may ganap tayo ulit. Hindi ako makapag-asikaso ng mga gagawin ko after pa ng undas. After nung November 1 din, ma-start ko na yung gawin yung mga kailangan kong gawin. So, tomorrow is, yun, may wedding. In-invite ako. So, first time kong mag-attend ng Muslim wedding. So, excited din ako for tomorrow. And yung sister ni Liam and yung mga bistita is andyan. So, ayun. End ko lang yung vlog. Thank you for watching this vlog. But please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I'll see you later in the next one. Bye! Be kind!